balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Nitong Abril, nagawang muling dagdagan ni Gennady Golovkin ang kanyang middleweight belt matapos niyang talunin ang denyo niya sa Japan na nooy WBA middleweight champion na si Ryota Murata. Pero kahit TKO sa round 9 si Murata, nakita naman natin sa laban na si Golovkin ay hindi nakagaya noong kanya pang prime. Pero ayon sa panayam sa kanya ng boxing scene, hindi raw siya nagmadali sa laban na iyon at ang kanyang nasa isip e 12 rounds ang laban. Kaya sinukat umano muna niya si Murata hanggang sa makuha na niya kung paano siya titibagin. Tungkol naman sa retirement, para sa Kazakhstan fighter, napakahirap daw nitong tanong dahil kada araw nga umano may posibilidad na may bagong darating. Pagkatapos nga raw ng trilogy nila ni Canelo, titignan ni Golovkin kung anong mga susunod na oportunidad na nakadepende sa posibleng kitain at ganda ng iaalok na potensyal na laban. Sa ngayon, hindi pa raw masasabi ni Golovkin kung kailan siya magre-retiro. Nasa boxing pa raw siya ngayon dahil masaya siya rito. Kung sakaling nga rin daw na siya ay magre-retiro, yon ay hindi lang nakabase sa isang rason at marami daw kailangang isaalang-alang. Samantala, rematch. Yan umano ang habol ng MP President na si Sean Gibbons para sa kanilang fighter na si Rene Marc Cuarto na nabigong madepensahan ng kanyang IBF minimum weight belt kontra sa Mexican challenger na si Daniel Valladares. Bale, maghahain nga raw sila ng protesta sa IBF. Doon nga naman kasi sa laban, bumagsak si Valladares sa pang-8 round na base sa ating pagkakapanood, dahil sa suntok. Sabihin na nating doon sa kombinasyon na pinakawalan ni Cuarto, hindi tumama lahat. Pero ang importante, may kumonekta na siyang naging rason para bumagsak ang kalaban. Sa posisyon rin ng kanilang mga paa, wala naman din tayong nakitang patid. Kaya sa ating opinyon, knockdown ito at hindi kagaya ng sinabi ng referee na ito raw ay slip. Isa pang mainit na debate sa laban na ito ay yon pong deduction sa round 10 dahil sa loose tape sa gloves ni Cuarto. Well, may karapatan naman ang referee na mag-deduct ng puntos dahil sa loose tape, pero yon ay kung ilang beses na antala ang aksyon at halatang sinasadya ng kampo ng Pinoy para kumbaga maging advantage para sa kanila na pwedeng isa sa mga rason ay para makapagpahinga. Pero sa ating pagkakapanood, hindi naman kapos ang Pinoy kaya wala silang rason para sadyain na magkaroon ng loose tape. Mas maganda pa nga pagka dire-diretso ang takbo ng laban para hindi mabigyan ng pahinga ang duguan ng katunggali. Saka maraming laban tayong nasaksihan na ilang beses rin namang inayos ang tape sa gloves at walang nangyaring pagbabawas ng puntos. Minsan nga kasi talagang hindi ito maiiwasan dahil nababasa ang tape ng pawis at tubig. Anyway, ang pinakamabigat talaga dito ay yung knockdown sa round 8. Bali, kung natawagan nga po yon, si Cuarto pa sana ngayon ang kampyon via split draw. Base sa scorecards, ang kay Judge Joel Elizondo ay magiging 114-112 para kay Cuarto. Kay Judge Daniel Sandoval naman ay tabla sa 113-113 at 111-115 naman sa scorecard ni Jonathan Davis para kay Valladares. Tapos kung wala rin sanang deduction sa round 10, plus 1 point na naman sa scores ni Cuarto. Kaya split decision victory sana ang kalalabasan. Sa balitang Pinoy pa rin, napakagandang balita mula sa Team Magsayo. Ayon sa ibinahagi nila sa ating impormasyon, malamang na walang magiging problema sa weigh-in dahil sa kanilang isinumiting timbang para sa weight check ng WBC. 7 days bago ang laban, ang WBC featherweight champion ay 129.2 pounds at siyang araw ay nakain pa. So ibig sabihin, hindi pigado at relax pa rin ang katawan ng ating kampyon sa featherweight. Bale, big factor din dito bukod sa training ay ang nutritionist ng Team Magsayo na si Coach Jeanette Aro na lumipad pa Amerika noong last week para masiguradong matutukan ang diet ng kampyon. Dito nga sa letratong ibinahagi sa atin, makikitang hands-on ang world-class nutritionist. Hindi lang niya basta sinasabi kung anong mga dapat bilhin, pero siya na mismo ang namimili. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing, Prodigy.